At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Tuluyan na ngang bumalik ang memorya ko. Tandang-tanda ko pa kung paano ko nabangga ng taong nakabangga ko sa gitna ng kalsada. Sino kayo ito at kumakadok pa? Baka si Babel. Bukas yan! Pumasok ka na! Kumusta na ang... Ikaw? Sophia. Anong ginagawa dito? Si Sophia pa lang. Nabangga ko. Umalis ka ngayon din sa kwartong ito. Ipagpaumanhin mo, pero... Gusto umalis ka sa harapan ko! Umalis ka! Anong nangyayari dito? Doc, mabuti at dumating ka. Paalisin mo ang lalaking ito ngayon din! Congressman Montilibano, naparito si Chief Ricardo... Ayokong makita ang pagmumukha ng lalaking yan, Doc. Kaya paalisin mo siya. Sige. Chief, ipagpaumanhin mo. Pero kahilingan ng pasyente ang pag-alis mo sa kwartong ito. Sana'y naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Sige, Doc. Aalis na ako. Netan, tama na muna yan. Halika na, kakain na tayo. Opo, kumain na po kayo. Susunod na lang po ako. Kailangan ko pa pong tapusin to eh. Ay nako, halika na. Mamayang hapon ka na magdilig. Bakit ka kasi ngayon lang nagdilig eh? Sinasamantala ko lang kasi ang gumising ng tanghali habang wala pa si Miss Sungit dito sa bahay. Ay nako, hayaan ka na naman. Tinatawag mo na namang Miss Sungit si Ma'am Sophia. Mamaya marinig ka noon. Wala naman ho siya eh. And halika na. Mamaya na yan. Para hindi ka malipasan ng gutom. Halika na. Sandali lamang po. At papatingin ko na bang faucet. Mabel, kain ka lang ng kain para tumaba ka. At sabihin niyo, kumain lamang ng kumain si Mabel habang wala si Miss Sungit. Ha? Hindi naman maramot sa pagkain si Ma'am Sophia. Bakit ko kunti lagi ang kinakain mo? Siyempre, para hindi ako tataba. Ang sabihin mo, nahihiya ka lang na kumain ng marami kung naririto si Miss Sungit. Anak, ano ka ba? Bumait na nga sa'yo yung tao eh. Anong bumait? Lalo nga siyang sumungit eh. May sinasabi ka ba? Wala ho. Kung kailan ka sinasaway eh, sa pagtawag-tawag mo ng Miss Sungit kay Ma'am eh, siya namang ginagawa mo. Palibhasa, alam mong hindi ka namin isusumbong ni Mabel. Siya nga naman, Nathan. Ano ba yung naranasan natin pareho kanina? Anong tawag doon? Ha? Hindi ba? Bumalik nga ulit ang kasungitan eh. At mas lumala pa yata. Ano? Ayoko nang maulit ang nangyaring ito. Paano kasi? Nakapasok ang estrangherong yon sa kwarto ko.
ang totoo niyan, galing siya sa opisina ko dahil tinawagan ko siya tungkol sa iyo. Ano? Tinawagan mo ang lalaking yon dahil sa akin? Oo. Kinalulungkot ko kung hindi mo nagustuhan ang kanyang pagpasok. Pero siguro, gusto lamang niyang makita kung sino ang kanyang nabangka. Anong sabi mo? Gusto niyang makita ang kanyang nakabangka. Ang ibig mong sabihin, ang taong yon ang nakabangka sa akin? Oo. Siya ang nakabangka sa iyo. Hindi niya ako nakabangka, kundi binangga niya ako mismo. Ano? Oo. Binangga niya ako. Kaya't ididimanda ko siya. Ha? Oo. Ididimanda ko ang lalaking yun. Ididimanda ko ang lalaking yung ng attempted homicide. Pero, Mrs., ayon sa kanya, hindi niya sinasadyang pagkakabangga sa'yo. Sa katunayan ay... Doktor ka, hindi ka abogado. Kaya huwag mong ipagtanggol ang taong yun. Dahil naniniwala ako na pinagtangkadya akong patayin. Siga pala. Kailangan pa ba akong ma-confine dito sa ospital? Hindi na. Pwede ka nang makauwi kahit ngayon. Total, okay ka na. Ang pagsakit ng ulo mo ay dahil sa pagbabalik ng iyong memorya. Kaya kahit anong sandali, makakalabas ka na dito sa ospital na to. Mabuti kung ganun. Para makakapunta na ako sa police station. Para ipablatter ang lalaking nagtangka akong patayin. Naririto na kayong dalawa. Nasaan si Ma'am Sofia? Ho? Bakit ho? Wala ho ba siya dito? Ay, batang ito, ho. Panay kalukuhan ang alam. Pwede bang naririto si Ma'am Sofia? Nasa hospital nga. Kaya ko nga pinabauna ng pagkain, di ba? Pero Aling Sean, totoo ang sinasabi ni Nathan. Wala sa ospital si Ma'am Sofia. Ano? Ano wala sa ospital? Ikausap ko lang kanina at pinapaluto sa akin ang paborito niyang pagkain. Pero inang, wala na ho sa ospital si Ma'am Sofia. Ang sabi nga ng nurse na nakausap ko umuwi na raw. Ano? Teka, nagre-ring ang telepono. Sino kaya ito? Hello? Ma'am Sofia? Kailan ka pa lumabas ng ospital? At bakit lumabas ka na? Ganun po ba? Sige. Hintayin ka na lang namin dito sa bahay. Mauna na kaming kakain. Sige po. Opo. Bye po. Ano raw, Inang? Nasaan daw si Ma'am Sungit? Umuwi na raw siya Sinasabi na nga namin sa inyo Umuwi na raw siya. Pero... kung umuwi na siya, bakit hindi siya nagpasundo? Bakit pa siya magpapasundo? Magaling na nga siya At isa pa, hindi naman grabe ang pagkakabangga niya. Halos mga galos lamang yung mga sukat niya. Teka, kung umuwi na siya, nasaan siya kung ganon? Baka rumampa. Anong rumampa? Lalaki dito, oo, kung ano-anong termino ang naimbinto. Rumampa? Yung kung sa fashion show umakit sa entablado para ipakita ang kanyang kasuotan. Hindi naman sumasali sa fashion show si Ma'am Sofia? Talagang hindi na, dahil sa edad niyang yun Rejected na siya kaagad. Pero in fairness kay Ma'am Sofia, kahit may edad na siya, hindi naman halata kasi napakaganda pa rin niya. Maganda nga, pangit naman ang ugali. Kaya doon na ako sa pangit, pero maganda ang kalooban. Kaya maganda nga. Ang pangit naman ng ugali. Sandali nga. Ano ba yung sinasabi ninyong nagsungit na naman si Ma'am Sofia? Totoo ba yun? Oo, Inang. Sinungitan na naman ako kanina ni Miss Sungit. Palipasa. Old maid kaya masungit. Hindi. Mabait naman si Ma'am Sofia
ikaw nga lang ang sinusungitan. Kumusta man ang unang linggo mo sa eskwelahan, anak? Okay lang ho, Papa. Kaya alam mo eh, nahihirapan pa ako sa subject kong math eh. Yanong ba? Math naman ba ang problema mo? Oo eh. Pagdating talaga sa math, nangangamuti ako. O eh, kung gano'n eh, dapat ka ulit kubuhan ang pagtuturo sa'yo. Para matulungan ka ng at ma-analyze ang lesson mo. O may tumatawag sa akin niya. Sandali at sasagutin ko muna. Baka ang kuya muna mo nito. Si investigador na pala to. Bakit kaya? Oh, hello pare, kumusta? Napatawag ka yata. Bakit? Ano? Kinasuhan ako ng babaeng nabangga ko ng attempted homicide. Ano? Eh, hindi ba't sinabi ko na noong preliminary investigation mo na hindi ko sinasadya ang pagkakabangga ko? At isa pa, bakit naman na attempted homicide ang kaso ko samantalang hindi ko naman sinadya ang pagkakabangga ko? At saka teka, hindi ba't nagsalaysay na ako? Bakit lumalabas ngayon na tila sinadya ko ang pagkabangga ko kay Congresswoman Montilevano? Sige. Pupunta ko dyan ngayon din. Anak, baka gagabihin ako ng uwi. Magpahatid ka muna sa driver natin. Ayoko nga hong ipamaniho sa kanyang kotse ko eh. Okay, kung ayaw mong ipahawak ang kotse mo sa kanya, kunin mo na lang sa presinto ang kotse ko na siyang pansundo sa'yo, pero sabihin mong balikan ako sa presinto pagka-uwi mo. Bakit ho ba? Saan kayo pupunta? Bakit kayo kagabihin? Idinimanda kasi ako ng nabangga kong babae. Ano ho? Idinimanda kayo ng nabangga ninyo? Oo. Baka yun ang pag-uusapan namin sa presinto. Kaya magpasundo ka na sa driver natin mamaya. Ano? Tumatanggap ka ng tutorials mo? Oo, kailangan eh. Anong kailangan eh? May trabaho ka naman dito kay Ma'am Sophia. Ewan ko ba? Pagkatapos na nangyari kanina sa ospital eh, parang bumalik na naman sa isipan ko ang pag-alis dito. Ano? Nakita mo naman ang ginawa sa akin kanina sa loob ng kwarto niya sa ospital. Paano pa siya ipagtatanggol? Ngayon sa harapan mo ay harap-harapan akong ipinagtabuyan. Pero kung aalis ka, paano naman ang pag-aaral mo? Hindi ba't makapag-aaral ka pa rin kahit na gagawin kanyang driver niya? Oo nga. Pero kaysa naman ganun. Nag-aaral nga ako. Pero inaapak-apakan naman niyang pagkatao ko. Pagtiisan mo na lang hanggang sa makatapos ka ng pag-aaral. Ikaw na nga lang itong nagsisilbing dahilan. Bakit narito pa ako eh? Ano ka mo? Ha? Wala. Ang sabi ko ay ano? Ma'am Sophia, nako, mabuti at umuwi na kayo. Ha? Narito na pala si Ma'am Sophia. Hoy! Yung bunga nga mo, baka marinig ka niya.
nakakapagod. Eh, anong nangyari sa'yo, Mama? Saan ka ba nagpunta? Pinapunta ko sa'yo si Nanetan at Mabel. Pero ang sabi ng hospital staff ay umuwi ka na raw. Eh, teka, kumusta ka na ba? Wala ka na ba talagang nararamdamang sakit sa katawan? Ipaghanda mo muna ako ng pagkain, Yaya. At gutom na ako. Oh, sige, dyan ka lamang. At iinit ko na ang pagkain. Oo, maski huwag na. Eh, pero ma'am, malamig na yun. Okay lang. Kaninang umaga mo lang naman niluto, hindi ba? Eh, opo. Eh, pero mag-alas 10 na po eh. Siguradong malamig na yun. Okay lang yun. Hindi naman ako madalas kumain ng kaning lamig. Yung ulam na lamang ang i-microwave mo. Ah, sige, dito ka lamang at magsasandok na ako. Hindi na tayo magkaklase? Bakit? Kasi simula pa lamang ng klase, ah. Magdadrop ka na? Tangi, hindi. Uy, bakit sinasabi mo ngayon na hindi na tayo magkaklase? Maliban lang kung magdadrop ka. Nagkaroon kasi ng conflict sa schedule ng trabaho ko. Alam mo naman, working student ako. Priority ko ang trabaho ko. Kaya kailangan i-adjust ko rin ang schedule ko ng klase ko. Kung hindi, masasagasaan ang trabaho ko. Ganun ba? Oo. Alam mo namang, kaya lang ako nakakapag-aral ay dahil may trabaho ko. Kaya kung mawalan ako ng trabaho, matitigil ako sa pag-aral. Wawa ka naman pala, no? Kailangan mo pang magtrabaho para lang makapag-aral. Ah, hindi bali. Okay lang. Tanggap ko na ang ganitong sitwasyon. At least, pag nag-aaral ako, may pag-asa pa kung mahango sa kahirapan. Tama. Kaya lang, ako naman ang magiging kawawa nito. Ha? Bakit naman? Eh, syempre. Wala na akong mapagkukopyahan. Kaya nga. Kailangan mong pag-aralan ang lesson mo para kahit wala ko, ay makakaya mo ang lesson. Kahit naman pag-aralan ko, kung walang magpapaliwanag sa akin, ang mga bagay-bagay, hindi ko naintindihan. Wala rin. Kaya nga, dapat lang na magkaroon ka ng tutor sa math para matulungan ka. Eh, gusto ko namang magkaroon ng tutor, hindi ba? Gusto mong magkaroon eh. Ininja mo naman si Nathan. Siya sanang magiging tutor mo. Eh, wala na bang iba? Marami pa naman dyan. Kaya lang, iba si Nathan. Kasi talagang ipapaliwanag niya sa iyo ang mga bagay-bagay. Matuloy nga kaya na si Nathan ang magiging tutor ni Althea. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Emma Dalupe at sa direksyon June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.